afternoon. I'm Pastor Raffy Salonga from Voice Philippines. Oh, what is voice? Voice Ministry is partnering with churches and community groups in teaching godly values among public schools. Pag sinabing voice, ito yung mga naiisip natin, ano? Ayan, matamis sa bibig. O kaya ito, voice lesson. Saka yung voice competition. Pero hindi po yan kami. Ang voice po ay values orientation in classroom education. Ang aming vision, to see students rooted in godly values for personal and national transformation. Our mission is to mobilize and equip local partners in teaching godly values in schools and communities. 10 years na po ang boys. After 10 years, ito po yung aming accomplishment. Lahat ng probinsya sa Pilipinas, except yung mga provinces po down south na nakakulay yellow, yan po yung wala pa kaming mga partners. We have trained 1,460 groups, total volunteers of 5,604. Ang active partners na nagtuturo po ng values ngayon ay 532. Saan po napunta yung 5,600? Wala po silang report, so hindi po namin alam. Pero lately, narinig ko po na yung tawi-tawi, kasama po sa mga probinsyang ito na wala pang voice, eh may nagtuturo daw po ng values using our materials. So tinanggal namin sila sa list ng mga unreached provinces. Ito po yung mga lugar kung saan malakas ang concentration ng voice. NCR, particularly Makati City at saka Quezon City. Maganda po yung Makati kasi every public school, elementary and high school, meron po tayong mga values teacher. Sila po ay nagtuturo ng 20 minutes to 1 hour once a week sa bawat klase sa mga schools na yan. Yung Region 3, marami po tayong mga partners, especially Bulacan. So ang voice po ay servant to the churches. Kami ay tumutulong para ang mga churches ay makapasok legally sa mga public school na hindi po mahihirapan kumuha ng permit. Through teaching values, we build trust relationship with the students. Thus, the freedom to present the gospel among our public school pupils. And later on, mag-join sila sa church. So we're reaching the nation for the gospel using this strategy of values education. Dami po tayong problema sa ating gobyerno, sa ating bansa, sa ating community. Ano po ang kailangan nating gawin? Anong sagot natin? Hindi po tayo naniniwala na lahat ng kriminal, lahat ng may mga vices ay patayin. Kasi alam natin, may pag-asa pa. By teaching biblical values sa ating mga estudyante, sa ating mga kabataan, matatanggal po yung problema later on. Because the problem we are facing in the Philippines is not moral nor financial. It is not political nor financial. It is moral in nature, moral and spiritual. So, ang maganda po sa boys, meron tayong permit mismo from Department of Education. Kabibigay lang po sa atin ng permit sa Negros Island Region, Region 7, saka yung Region 8. Particularly po yung Maasin City sa Southern Leyte. Ang voice ministry po,
masasabi natin walang tapon ministry. Bakit? Kapag nagturo po tayo ng values sa mga bata, sa mga estudyante, sila po ay magiging mga good citizens. Yung mga tatanggap naman sa Panginoon, magiging mga good disciples. So, paano po natin ginagawa? From DepEd, ang voice po ay mayroong kinukuhang mga high-profile permit para ang ating mga partners from the community ay makapasok sa public school. Ang voice din ang nagde-develop ng curriculum at kami din ang nagtitrain sa mga volunteer workers para makapasok sa mga public schools. So, ano po ang ating update? Sa ngayon po, may magandang development sa voice. Ano? Yung mga nakalista kanina na unreached province, napuntahan po natin. Last December, nag-train po tayo sa Camiguin Island. So, 8 probinsya na lang ang walang voice. Sa Maasin, Leyte, may isang pastor po from Cebu City na nakatapos ng Bible school. After his Bible school, gusto niyang mag-church planting at ang kanyang target, Maasin City. Wala po siyang ibang alam gawin kung hindi magturo ng values kasi siya ay ating volunteer sa Cebu City. So, yun lang yung ginawa niya. Nagturo siya sa mga bata at ngayon po, after 2 years, yan po yung kanyang church. Ang kanyang mga leaders, mostly galing po sa high school at elementary. Ang gitarista, third year high school. Ang pianista, fourth year high school. Ang facilitator sa kanilang Sunday worship, yung parent ng isang estudyante na tinuruan nila. Kasi even the parents ay nag-a-attend po sa church nung nakita nila yung mga bata ay nagkaroon ng changes sa kanilang pag-uugali. So, isa pa po, ang voice po ay accredited ngayon para magturo ng NSTP sa mga colleges. Last year, yun pong UP Diliman at UP Manila ay nakipag-partner sa atin para yung mga estudyante nila ng NSTP ay mag-earn ng unit while teaching values in public schools. Ito po sila. Kasama po ako. Ako yung nasa center, yung pinakamatangkad yung NSTP student na kasama. Basketball player po yan from Australia. At siya po ay Iglesia ni Cristo. Ibalik ko lang po. Normally, yung mga college students na yan, mahirap share ng gospel. But since they enrolled in NSTP and they have to pass the subject, ginamit po nila yung curriculum natin. Sa pagtuturo po ng value sa public school, ang mga estudyante ay nire-require natin na magkaroon ng lesson preparation once a week. Isang oras po yan. Yung lesson preparation ay virtual Bible study. Kaya po yung matangkad na yan, na Iglesia ni Cristo, half Filipino, half Aussie, ay nasharean ko ng gospel. At siya po ay nakapasa sa pagtuturo ng values. Later, this first semester, ang voice po ay napiling isa sa mga regional winner ng DepEd sa most outstanding literacy program from an NGO. So ngayon po ay nakasama ang voice sa competition nationwide. Sana po manalo tayo ng award. Ang PNP po ay nakipag-partner din sa atin para yung kanilang mga officers na kumukuha po ng masteral degree ay makapagturo din ng values. Later on, yun pong mga returnees, yung mga addicts na nagre-rehab ay tuturuan din po ng values. Kailangan lang po natin ng maraming mga volunteer, mga community partners, mga churches and pastors na sasama para maturuan sila ng tamang values. This is a biblical mandate for us to teach children. Turuan sila ng biblical values. Dalin sila sa paanan ng Panginoon.
Paano po natin magagawa? Since wala na po akong oras, kontakin niyo na lamang po kami. Kailangan lang po para kayo makasali sa programa ng Voice, dapat po 10 churches kayo na magtitipon in one venue para po pag-aralan natin yung curriculum. We will teach you how to use the curriculum and we will help you open up a public school in your area, whether it is elementary or high school. Ito po yung aking mga contact numbers at yung aking email address. Maraming salamat po.